Tara, wala na patumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng No Steam Cheesy Leche Flan. Meron ako dito apat na itlog. Ito po ay medium size, pwede rin namang large. Pero kung gagamit kayo ng small, mga lima ang gamitin ninyo. Para sa akin, ito yung pinakamadaling paraan para matanggal ang egg yolks sa egg whites. Pero make sure na malinis ang inyong kamay ha. Ayan, sa paghiwa-hiwalay lang natin. Idiretso na natin ito sa panagagamitin natin at magbudbud lang tayo ng konti ng salt pang pa-enhance ng lasa nito. At ang ating 1 teaspoon ng agar-agar powder. Kung wala kayong agar-agar powder, pwede naman kayo gumamit ng plain gelatin. Pero instead ng 1 teaspoon, maglagay po kayo ng 1.5 teaspoon. At syempre, ang flavor nating leche flan ay cheese. So, gumamit ako dito ng cheese powder, yung pinambubudbud natin sa french fries. Yun ang aking ginamit. Yan, so nalagay ko na yung mga ingredients at wala po muna tayong apoy dito ha. So haluin lang muna natin ito at dahan-dahan ilagay ang ating evaporated milk. Mga kagrabe, bago nga pala natin ito isa lang sa apoy or lutuin, ay make sure na nahanda na natin yung pinaka-mold nito or pinakalalagyanan ng ating leche flan kasi madali lang itong matuyo or mag-set. Over medium heat, pakulo lang natin ito ng isang beses. Sa pagluto naman ito ay kailangan talaga na halu-haluin ito para maiwasan na manikit ito sa bottom ng ating pan. At kapag nakita na natin itong kumukulo, ayan, tanggalin na natin ito. At para mas cheesy pa ang ating cheesy leche flan, ayan, naglagay pa ako dito ng easy melt na cheese. Ito po ay ginagamit sa mga pang burger. Ang sarap talaga niyan, promise. Haluin lang ito hanggang sa maging smooth. Smooth. Then, dali-dali natin ito ilagay sa ating molde. Okay, mga kagrabe. So, since na talagang mainit pa ito, ang ginagawa ko dito ay I let it this cool in room temperature for at least 1 hour. Then, nilalagay ko ito sa ref hanggang sa mag-set ng mga 2 hours. Ngayon, after natin talagang napalamig na yung ating leche flan sa fridge ng 2 hours, tsaka tayo gagawa ng toppings dito. At para naman sa ating caramel toppings, ay uunahin ko muna natin lutuin or tunawin yung ating asukal. So, over medium heat. Kapag nakita na natin itong natutunaw, ay ayan, idedissolve ko muna yung ating cornstarch at tubig. Kapag natunaw na yung ating asukal, mag-intay lang tayo ng saglit hanggang sa mag-dark ng konti yung kulay nito. So, bago natin ilagay yung ating mixture, ay haluin ulit natin ito kasi tumitini yung cornstarch sa bottom ng ating bowl. Ayan, guys, ha, dahan-dahan lang. Ayan, masakit. Though, sanay na ako masaktan, pero masasaktan pa rin talaga. Ayan, so dahan-dahan lang talaga. So, pakuluan lang natin ito for another 1 to 2 minutes. Sa paglagay nito, kailangan dapat ganito yung technique na gagawin natin. Kasi mabubutas yung ating leche flan. Konti lang. Again, kailangan natin ito palamigin ng room temperature for 30 minutes. Saka natin ito ilagay sa ref hanggang sa mag-set. And now it's done, our cheesy, no steam, leche flan. Tara na guys, ay, bago tayo magtikim ang portion, ang tanong ni Mama Shirley, anong flavor ang ginamit natin dito sa ating leche flan? Ang inyong sagot sa comment box section. Tara na guys, tara na patumpig-tumpig pa, kain po tayo. Wow, ang lambot. Grabe. Smooth siya. Ang sarap.
Lasa-lasa talaga yung pinaka-cheese niya. Para siyang naging lasa ng cheese whiz ng konti. Kasi flavor nga ito ng cheese na nalagyan natin na cheese powder. At nalagyan pa tayo ng isang slice ng cheese. So, ayan po guys. Maraming salamat nila. Sana magawa niyo ito sa bahay ninyo at matry niya rin. Ang ating outro, keep safe, be healthy, and be happy. Bye!